Naging close naman sila dati ni Doktora Lena. Bakit ganoon ang reaksyon nito? Ba kaya hindi siya namukhaan dahil iba na ang kanyang hairstyle at pumayat siya ngayon kumpara noon? Nagkibit balikat na lamang siya. Nilibang na lamang niya ang sarili sa pagmamasid sa labas ng sasakyan. Tumunog ang kanyang cellphone. Kamusta ka na? Text ng estranghero. Sana okay ka lang. Anang isa pang text. Kapag kailangan mo nakausap, nandito lang ako. Bakit alam ng lalaking may pinagdadaanan siya? Sa bagay, nasabi nga pala niya kagabi na broken-hearted siya. Hindi niya ito pinansin. Madami siyang dapat unahin sa kumpanya kaysa ang magdagdag ng sakit ng ulo. Maayos na ang plano nila ni Tanya. Simula ng pamamasyal at pagsama ni Ray dito, bukas nila isasagawa ang kunwaring mahuhuli niya ang dalawa sa kondo ni Tanya. Kinakabahan talaga siya. Ngunit para makatakas siya sa engagement ay gagawin niya ang plano. Magagalit siya kunwari at syempre, papatawarin niya ito kaagad at sasabihin niyang manatili na lamang silang magkaibigan. Tumatawag si Dorina. Hello Kimberly. Oh, ang aga ng tawag mo ha? May kailangan ka ba? May problema ba? Wala, ibabalita ko lang na buntis ako sa pangalawang anak namin ni Dustin. Wow, congratulations. Masaya ako para sa inyo. Hindi niya maiwasang mainggit sa kaibigan. Buti pa ito, magkakaroon na ng pangalawang anak at may mabait na asawa. Ganun talaga ang tao, natural ang pagiging inggitera. Gusto natin ang bagay na meron sa iba na wala tayo. Kaya hindi na natin nakikita ang mga blessing na binibigay sa atin. Huminga siya ng malalim at nag-umpisang magbilang ng biyayang natanggap. Matagal na niyang ginagawa ito, ang magbilang ng mabubuting bagay sa buhay niya kapag malungkot siya. Mababalik ang puso niya sa pasasalamat. Thanks, Bess. Nag-abroad ng OB ko. Itatanong ko sana sa'yo kung sinong OB mo. Para doon na lang ako magpapacheck up. Sure, si Dr. Lena Menjola. Sa Sacred Heart Hospital siya, may clinic. Okay, thank you. Kita tayo kapag hindi ka na busy. Iba na talagang bilyonarya. Natawa siya sa biro ng kaibigan. Sige, ingat palagi. Kamusta mo na lang ako kay Dustin? Kabado si Tanya sa gagawin, ngunit hindi na siya makakatras pa. Nakabang na si Ma'am Kimberly sa message niya bago ito pumasok sa loob ng kondo. Niyaya niya si Ray sa loob, kunwari ipapakonek niya ang TV sa internet. Galing sila sa bar at medyo nakainom na. Hirap na hirap siyang pilitin itong uminom ng alak. Alam niyang napipilitan lamang ito dahil kaibigan siya ni Kimberly. Ray, pasensya ka na talaga. Wala akong mapaglibangan. Pakikonek ang TV sa wifi. Aniya. Tumango ang lalaking namumula na dahil sa tama ng alak. Hanga siya sa lakas ng kontrol nito sa sarili na natili itong magalang kahit pahalos idikit niya ang katawan dito. Mahal talaga nitong amo niya. Kaso sayang at hindi ito mahal ni Ma'am Kimberly. Pero kung titignan niya ay ideal man si Ray. Gwapo ito, bukod sa mabait, tapos mayaman din. Nagtimpla siya ng juice, nananarbyos na siya, nanginginig ang kanyang kamay habang naghahalo ng juice. Lalagyan niya ng pampatulog ang inumin nito. Kinapa niya sa bulsa ang gamot. Nalito siya dahil dalawang magkaibang gamot ang nasa bulsa niya na ibinigay ni Ma'am Kimberly. Pinili niya ang isang pakete na kulay red. Baka parehas pampatulog pero magkaiba ng brand na ihalo na niya. Ray, uminom ka na muna. Malambing pa sa pusang naglalampong na sabi niya. Kinuha naman ito ang baso at napangalahati nito ang laman. Ilang minuto na hindi pa ito inaantok, matagal pala bago tumalab o baka kulang ang dosage. Dinagdagan niya isa pang tablet ang natirang juice. Nilapitan niya ito ulit at inabot ang baso. Kinuha naman ito at uminom uli ng konti. Madami pang natira pero baka tumalab ng pampatulog. Ngiting tagumpay siya, napansin niya tila nainitan si Ray. Hindi ito mapakali. Mas namumula na din ang mukha nito. Mainit ba? Kinuha niyang remote ng aircon at tinodo ang lamig. Naalarma siya. Baka allergic ang binata sa gamot. Tinignan niyang baso na may laman pa. Tinikman niya at inubos ang laman ng baso. Wala namang lasang kakaiba. Maya-maya lang ay nagiinit na din ang pakiramdam niya. Para siyang high na naghahanap ng makakasex. Pucha, anong gamot na binigay ni Ma'am Kimberly? Inalis ni Ray ang jacket at t-shirt na suot. Lumapit ito sa kanya, tumambad ang matipuno nitong pangangatawan.
Mukha itong nanggigigil at hindi magpapapigil. Nagalis na din siya ng damit. Nakahanda na rin siyang ibigay dito ang sarili sa unang pagkakataon. Sinunggaban siya ni Tatmaring hinalikan sa labi. Ginaya niya ang galaw ng labi nito. Nakipagsabayan siya. Parang wala nang bukas kung maghalikan sila. Di naman nilang katawan ng isa't isa. Unang beses niyang nahawakan ng isang lalaki. Kaya naman libo-libong bultahe ng kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Nag-aalala si Kimberly. Bakit 3 oras na iwala pang message mula kay Tanya? Nasa parking lot chat kanina pa nag-aabang. Ba kaya nakatulog din si Tanya? Tumawag si Alia. Hello, Miss Kimberly. Kamusta po? Effective po ba ang gamot na ibinigay ko? Sabi po na kaibigan kong pharmacist, siguradong gaganahan sa sex kapag nakainom nun. Ha? Ano bang binigay mong gamot? Takang tanong niya. Sabi po ninyo may aakitin kayong lalaki. Kailangan niyo ng gamot at pampatulog. Kaya po nagpadala ko ng pampahorny at sleeping pills. Muntik siyang magmura. Nagmamadali siyang bumaba ng kotse at minuksan niya ang kondo gamit ang keycard. At tunay ang pagkasyak niya nang makitang nakapatong si Ray kay Tanya at abalang dalawa sa pagtatalik. Napabalik ko si Ray ng maramdaman ng presensya niya. Agad nitong hinanap ang mga damit na nagkalat sa sahig. Natutup niyang bibig sa pagkabigla. Namimilog ang mata niya sa kapalpakang nangyari sa plano niya. Tanya, Aniya, gusto niyang lapitan ng kasambahay. Napahamak ito dahil sa kaduwagan niyang harapin ng sariling problema. Nakita niyang nagsiksik ito sa isang sulok. Kimberly, magpapaliwanag ako, sabi ni Ray habang nagbibihes. Matindi ang iling niya. Walang lumabas na salita sa kanyang bibig. Hinawakan siya ni Ray sa braso. Babe, inakit lang ako ng kaibigan mo. Hindi ko gustong nangyari. Kinalikuran niya na ito. Ngunit tinila siya palapit. Ayaw mo na kitang makausap. Hayaan mo muna ako, Ray. Walang nagawa ang binata. Naupo ito sa kamat na pahawak sa ulo. Sinanyasan niya si Tanya na sumunod sa kanya. Isa-isang kinuha ng dalagang damit at nagbihis. Nadinig nitong suntok ni Ray sa pader. Natakot ito sa lalaki. Marahan itong binuksan ng pinto. Hinila ni Ray ang buhok ng dalaga bago pa ito makalabas. Tanya, papatayin kita sa oras na iwan ako ni Kimberly. Nanilisik ang mga mata ni Ray. Ilang minuto na hindi pa nakakabalik si Tanya sa meeting place nila ni Kimberly. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang tumatakbo to palapit sa kotse. Naawa siya nang makitang nanginginig to sa takot. Namumula din ang pisngi nito. Hindi kaya pinagbuhatan to ng kamay ni Ray? Hindi niya naisip ang posibleng malaking galit nito kay Tanya. Tanya, patawarin mo ko. Hindi ko alam na ganitong mangyayari. Mali ang gamot na naibigay sa'yo. Ilang beses lumunok si Tanya bago makapagsalita. Alam niyang nagpipigil lang itong hindi maiyak. Nasyak ito sa mga pangyayari. Okay lang po ako, Ma'am Kimberly. Galalgal ang boses nito. Alam niyang hindi ito okay. Gusto mo bang madala sa ospital? Hindi na po. Okay lang po. Umalis na po tayo at baka makita po tayo ni Ray. At tama ito dahil nakita niya si Ray na tila may hinahanap. Hinahabol ba nito si Tanya? Napakalaking gulo na nagawa niya. Yumukong dalaga upang magkubli. Nagmaneho na siya palayo. Pasulyap-sulyap siya sa katabing nakatulala. Tanya, may nangyari ba sa inyo ni Ray? Tanong niya na hindi na niya mapigil ang sarili. Umilap ang mata ng kausap. Hindi po natuloy ang naumpisahan na namin. Buti po't dumating na kayo. Nakinga siya ng maluwag. Mabuti kung ganon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung napahama ka dahil sa akin. Pasensya ka na. Hindi na siya magbabayad o gagamit ng ibang tao para masolusyonan ang pansariling problema. Naging duwag siya sa pagsasabi ng totoo kay Ray. Natakot siyang masirang magandang sama nila bilang magkaibigan. Wala talagang magandang naidudulot ang pagsisinungaling kahit pa mabuti ang hangarin. Kinabukasan ni nakabang sa opisina niya si Ray. Agad tong lumapit nang makita siya. Nakokonsensya din siya at pinaglaruan niyang emosyon ng kaibigan. Kimberly, hinayaan kita kagabi dahil hindi ka pa handang kausapin ako. Hayaan mo ko magpaliwanag ngayon. Sapat nang nakita ko, Ray. Makinig ka muna please. Babe, inakit lang ako ng kaibigan mo. May piniinom siyang gamot tapos parang nawala na ako sa sarili. Kaya ako siya nagalaw. Hindi ko gustong nangyari. Maniwala ka sa akin. Ray, tapos na tayo. Tumalikod na siya dahil hindi niya kayang tignan ang tila iiyak ng lalaki. Babe, ayusin natin to. Mahal na mahal kita. Gagawin kong lahat para mapatawad mo ko. Bigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Ray, sa tingin ko, hindi tayong para sa isa't isa. Babe, huwag mong gawin sa akin to. Pilit siyang niyayakap ni Ray. Tinulak niya ito dahil baka may makakita empleyado. At machismis pa sila. Ray, break na tayo. At hindi na mabago ang desisyon ko.
Makakaalis ka na. Madami pa akong gagawin. Babe, please. Mahal kita. Huwag kang wala na siyang choice kung hindi aminin ang totoo. Hindi kita talagang mahal. Simula pa lang ay alam mo na hanggang pagiging kaibigan lang tingin ko sa'yo. Bumalatay ang pait sa mukha ng binata. Kimberly, I will make you fall in love with me. Pangako ko sa'yo, mamahalin at aalagaan kita. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal ngayon. Sigurado ako na mamahalin mo rin ako. Ray, maging magkaibigan na lang tayo. Mali na paasahin kita sa wala. Mangungulit pa sana tumabuti na lang at dumating na si Victoria, ang kanyang bagong sekretary. Nag-retire na ang sekretary ng daddy niya. Kimberly, mag-usap tayo mamaya. Hindi ako papayag na makipaghiwalay ka sa akin. Bulong nito bago umalis. Mukhang hindi to basta susuko. Ilang minuto lang idumating ng abogado ng ama na si Attorney Roman. Nagkasakit ito at nagpagamot sa ibang bansa, kaya na-delay ang pag-asasaayos ng mga dokumentong maglilipat sa pangalan niya ng lahat ng ari-arian ng mga Villa Roman. Hindi naman siya nagmamadali, kaya hinintay na niya ito at hindi na nagpalit ng abogado. Miss Kimberly Villa Roman, salamat po sa paghihintay sa aking pagbabalik. Dala ko na po ang mga dokumento at mga kailangan gawin upang maisalin sa iyong lahat ng naiwang yaman ni Mr. Villa Roman. Heto pong personal na sulat mula sa iyong ama. Binasa niya ang sulat. Naging emotional siya sa mensahe na paghingi ng tawad at pagmamahal ng ama. Tuluyan ang pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Naghihinayang siya at hindi sila nagkaroon ng madaming oras para magkasama. Napatda siya sa huling parte ng sulat na hinihiling nito. Ang pagpapakasal niya bago tuluyang maisalin ang lahat ng kayamanan sa kanyang pangalan. Nagbigay ito na session na kung si Ray ang mapipili niya, ay mas magiging masaya ito sa kabilang buhay dahil kilala niyang mabuting tao ang binata. Ngunit malaya naman siyang makakapili ng lalaking gusto niyang pakasalan kung sakaling may ibang tao siyang napupusuan. Attorney Roman, may sinabi po dito si Daddy tungkol sa pagpapakasal. Posible po bang maayos ang mga papeles nang hindi ako nagpapakasal? Kimberly, pinatawag ko na rin si Ray. Padating na siya. Mainam nga't magkasintahan na kayo kaya wala akong nakikitang problema para maisalin sa iyo ang mana. Nanlalaki ang mga mata niya. Aawatin sana niya ang matandang papuntahin si Ray. Ngunit nakita na niya itong papasok sa loob ng kanyang opisina. Nagbatian ang dalawa. Ray, may isang kahilingan si Mr. Villaroman. Bago mapunta kay Kimberly ang lahat, kailangan niyang maging kasal. Kasama sa requirements ang marriage certificate. Nagkatinginan silang dalawa. Attorney Roman, may asawa na po ako dati. Hindi pa po ko handang mag-asawa ulit. May ibang paraan po ba na maaring gawin? Kimberly, walang ibang paraan, dapat makompleto na natin to. Aaminin ko sa'yo na hindi lang 10 death threats ang natatanggap ko. Delikado kapag hindi pa natin kaagad na ilagay sa pangalan mong lahat. Tandaan mo na may legal siyang asawa at anak. Baka mag-apila o gumawa sila ng gulo. Wala naman ako nakikitang problema kung magpapakasal na kayo kaagad. Tutal ay magkasintahan naman kayo. Hindi po ba pwedeng gamitin ang dating marriage certificate ko sa namayapa akong asawa? Hindi na valid ang kasal kapag patay ng kabiyak, Miss Kimberly. Kaya gusto ni Mr. Villaroman na may asawa ka ay para magkaroon ka ng katawang sa buhay. Mahirap ang maging isang negosyante. Mas magiging magaan kapag may pamilya kang uuwian. Ganyan ang nangyari sa kanya. Kaya siya nagpakasal kay Miss Lani. Pamilyado dapat bago humawak ng yaman ng mga Villaroman. Wala naman siyang problema. Kasal siya kaso hindi naman niya pwedeng sabihin kahit kanina na buhay si Luis na kanyang asawa. Gulong-gulong isip niya. Malalaman na lahat ng buhay ang asawa kapag sinabi niya't isa pa hiwalay na rin sila. Sa annulment din ang punta ng relasyon nila. Attorney Roman, paano kung ayoko mag-asawa? Miss Kimberly, kagaya ng ama mo, napilitan siya magpakasal para sa mana. Ganoon talaga, maluwag ang mga iniwan niyang testament. Hinayaan kanya mamili ng lalaking papakasalan mo. Siya ay may pamilyang nakalagay kung sinong dapat niyang pakasalan kaya hindi ang nanay mong naging asawa niya. Wala namang problema, Attorney Roman. Iaayos namin kaagad ang kasal. Sabad ni Ray na tila pagsabog sa pandinig niya. Napangiti ang abogado sa sinabi ni Ray. Kung ganun, ibabalik ako sa oras na may marriage certificate na kayong dalawa. Huwag niyong kalimutang imbitahin. Biro nito. Kukuhanin ka po naming ninong, Attorney Roman, sabi ni Ray. Asahan ko yan, Miss Kimberly. Kaibigan kong iyong ama, sa laki na kayamanang naiwan niya sa'yo, ay hindi madalit malaking responsibilidad ang nakaatang sa iyong balikat. Libong pamilyang umaasa sa mga negosyo ng ama mo. Kaya naman kailangan mo ng katuwang sa buhay at negosyo. Ray will help you. Kilala kong batang ito. Napakaswerte mo. Anang abogado bago umalis. Magpakasal tayo, Kimberly. Hindi mo kilala si Miss Lani. Natatakot ako may plano siyang hindi maganda sa'yo.
Nakakapagtakang tinanggap lang niya ang maliit na porsyento bilang parte. Alam niya kung gaano kayaman ang ama mo. Poprotektahan kita. Handa akong ialay ang buhay ko sa'yo. Determinadong sabi ni Ray. Ray, ayokong gamitin kita. Gamitin mo ko, Kimberly. Willing ako magpagamit. Gagawin kong lahat ng gusto mo. Hindi mo naiintindihan. Importante ka sa akin. Para kitang kapatid. Luke, kung hindi mo ko kagad mapatawad sa nangyari kagabi, then maghihintay ako. Kasal tayo pero sa papel lang para makuha mong mana. Kung hindi mo ko mapatawad at matutunang mahalin, maghiwalay tayo. Wala namang nakalagay sa kasulatan na bawal maghiwalay. Subukan natin. May punto ang binata. Noon pamasahe lang sa jeep ang problema niya at ang perang pampagamot sa kapatid. Akala niya ay kaya solusyonan ng pera ang lahat. Totoo ang kasabihang be careful what you wish for. Lagi siyang nagdarasal na unlimited pera. Kaso may unlimited responsibility pa lang pagkakaroon ng maraming yaman. Pray, paano kung masaktan lang natin ang isa't isa sa marriage for convenience na papasukin natin? Magtiwala tayo sa isa't isa. Uwian na ng mga empleyado ng Unicorn Marketing Agency. Nakasombrero, mask at shades si Luis. Hinihintay niyang lumabas si Carla, ang marketing director. Kailangang masundan niya ito. Ayon sa investigasyon, ay nakikita si Carla at si Fabio sa oras at araw na hindi regular. May dalawang beses nang nakuhanan si Fabio ng kamera habang kausap ang babae. Nagpunta sa isang motel si Carla. May posibilidad na dito magtatagpo ang dalawa. Check na may relasyon ng mga ito. May nakuha na silang ebidensya laban kay Carla sa pakikipagsabuatan nito sa auditor upang itago ang malaking nakaw na pera. Hindi lang niya ito mapadakip dahil ito ang susi upang mahuli niya si Fabio. At ngayon nga ay pagkakataon na niya. Nasa parking lot ng babae at bumaba na ito. Maghihintay siya ng kalahating oras bago pasukin ang room nito. Babayaran niya ang receptionist ng motel upang bigyan siya ng susi. Huhulihin niya ng buhay si Fabio at ibabalik sa bilangguan. Pwede na siyang lumantad, mahuli lamang niya ito. Kaya naman niyang patunayan na wala siyang kasalanan sa krimen na naibintang sa kanya. Dahil sa mga ebidensyang inipon noon ni Kimberly, kumirot ang puso niya ng maalalang asawa. Malapit na silang maging kompleto. Konting panahon na lamang at magkakasama na sila. Kinuha niya ang cellphone na tinitigan. Ang larawan nilang tatlo nila Jacob. All he wanted was a happy family. Ang mabuo silang mag-anak. Matapos ang 30 minutong paghihintay ay kinausap niya ang receptionist at ipinakita ang larawan ni Carla ng araw na yon. Binayaran niya ito upang bigyan siya ng susi. Naglalakad na siya sa kwartong inupahan nito. Kinapa niyang hawak na baril na nakasuksok sa bewang at patalim na nasa jacket na suot. Binuksan niya ang pinto, tahimik sa loob. May lagaslas ng tubig sa banyo. Marahan siyang lumapit sa nakaawang na pinto. Nagimbal siya sa nakitang bangkay sa bathtub. Wala nang buhay si Carla. Laslas ang leeg nito. Nagkalat ang dugo sa sahig. Nagmamadali siyang lumabas. Nadinig niyang pagwangwang ng sasakyan ng mga pulis. May nagtimbre sa kanya. Shit, frame up na naman. Nagmamadali siyang tumakbo upang makalayo. Nagubad siya ng jacket at pinaligtad ang sombrerong suot. Hindi siya maaring mahuli ng mga pulis. Mabilis siyang nakarating sa katabing gusali kung saan siya nagpark ng sasakyan. Alam na din ni Fabio na buhay pa siya. Kailangan niya magdobli ingat sa pagpagkita kay Kimberly at Jacob. Baka madami ang mga ito. Magpapalamig na muna siya. May tawag mula sa hindi kilalang number. Sinagot niya to. Nagustuhan mo bang regalo ko? May videos at pictures ako ng pagsunod mo kay Carla. Kapag ilabas ko to, maliwanag na ikaw ang pumatay sa kanya. May ibabalik at mabubulok ka sa bilangguan. Pero maswerte ka. Gusto ko pang makipaglaro sa'yo. Anito na humahalakak sa kabilang linya. Hayop ka. Ano pang gusto mo sa akin? Wala na ako sa kumpanya at wala na akong pamilya. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang ginanas ko nang masira ang pamilya namin. Dahil sa nanay mong malandi. Gago, hiwalay ng magulang mo bago kumapit na parang linta. Ang tatay mong gold digger sa nanay ko. Wala na akong magagawa kung yan ang sabi ng nanay mong malandi. Pera ang dahilan kaya nasira ang pamilya namin. Pera nyo. Nagpakamatay ang nanay ko dahil iniwan siya ng tatay ko at sumama sa nanay mong homewrecker. Magkano kailangan mo? Patahimikin mo lang ako. Kamatayan mo lang ang makakapagpatahimik sa akin. Gago ka. Nagkapatawaran na kami mag-ama. Saka naman siya pinatay ng nanay Amelia mo. Sinong matutuwa sa pamilya mo? Wala akong kasalanan sa nangyari sa buhay niyo. Bakit sa akin ka maghihiganti? At sa tingin mo, kaya kong talunin? Hindi ako kasing tanga ng tatay at kapatid ko.
Mas matalino ako sa'yo. Walang nakakaalam na buhay tayong dalawa, kaya unahan tayong patayin ng isa't isa. Mauuna kitang patayin, hayop ka. Okay, let the game begin. Binaba na ng lalaki ang telepono. Nagpupuyos ang kanyang damdamin sa galit. Sinigurado niyang walang nakasunod sa kanya nang makarating sa pinagtataguan niyang apartment. Tumatawag si Matias. Hello, Matias, anong balita? Sir Luis, kayo po bang nasa TV? May balita pong naganap na krimen sa isang motel. Ha? Binuksan niyang telebisyon sa sala. Nakita niyang sarili sa balita. Pinapakita ang kuha sa CCTV ng motel kung saan nakita siyang pumasok sa kwartong binayaran ni Carla. Mabuti na lamang at hindi kita ang kanyang mukha. Sir Luis, huwag po muna kayong lalabas. Mainit pong pulis at media. Nasa po niyang ulo ng dalawang kamay. Kailangan makaisip siya ng bagong plano. Sir Luis, may isa pa po akong balita. Nakausap ko po si Kate at binalita po niya na magpapakasal na sina Kimberly at Ray. Punyeta, hindi maaari, bulyaw niya. Umakyat ang dugo sa ulo niya. Parang mas kaya niyang saluhin ang bala kaysa magpakasal si Kimberly sa iba. Hindi niya hayaang matuloy ang kasal.